Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo ako ngayong umaga. Pupuntahan ko yung mga plastic trap na para sa hipon na inilagay ko. Dalawang araw na ang nakakalipas at hindi ko alam kung yung mga trap ay makikita pa natin dahil nilagay ko yon, halos walang tubig itong sapa na to. Ang mga may tubig lang ay yung mga malalaking sapa talaga na malalalim. So dahil nga may bagyo tayo mga nakaraang araw ay halos maghapong umuulan, kaya nagkaroon ng tubig ulit ang sapa na to. Kaya hindi ko sure kung yung trap na inilagay ko ay makikita ko ba ngayong araw. Samahan niyo ako, medyo malayo-layo yung pupuntahan natin at solo lang po ako ngayon, wala po akong kasama. At nung nilagay ko rin yung trap na yon ay mag-isa din ako. Siguro maglalakad tayo ng halos kulang-kulang isang oras paakyat doon sa bundok at puro kagubatan itong dadaanan natin. Samahan niyo po ako sa ating gagawin ngayong oras na ito. Isasama ko sana yung mga alaga ko na aso, kaso mayroong area na napakahirap akyatin. Aakyat talaga ng matarik na bato. Iniisip ko baka hindi sila makaakyat at maiwan. O, kawawa naman. Kaya I decide na maglakad na lang ako ng mag-isa. Nung pumunta ako dito, halos walang katubig-tubig to, as in wala ka talaga magitan tubig dito. Pero ngayon, dahil nga doon sa dalawang magkasunod na bagyo na pumasok dito sa park, ayun. Dala pala ako ng air gun para sa ating self defense kasi wala rin akong dalang itak. Wala akong dala ng itak, so mas minabuti ko na ito na lang yung bitbitin ko kaysa sa itak yung bitbitin ko sa aking pagpunta doon sa mundo. Kaya papasok na tayo sa makapal na gubat. Solo. Bale, apat na piraso yung trap na inilagay ko na yon. Nadadaanan pa tayo na isang magandang parang maliit na waterfalls. Oh! Ayos! Nung pumunta ako dito noong isang araw, halos yan, wala kang makikita na bumabaha dyan. Ang makikita mo lang dyan ay yung bato na basa, pero walang umaagos na tubig. Pero ngayon, wow! Akyatin natin to. Dito tayo dadaan. Paakyat doon, sa kabila. Hanggang makarating tayo doon sa pinakataas. Actually, hindi pa tayo nangangalahati ng inakyat. Dito pa lang tayo sa bungad. Wala ibang daanan dito kundi ito. Ilalim tayo dyan sa mga kahoy-kahoy na yan. Hirap,
pinagdaanan natin, no? Andito na tayo taas. Dito sa lugar na pinasok ko na to, marami ng mga wild animals. Dito sa area na to, maraming mga monkey na dito minsan tumatambay sa lugar na to. Ayun, may monkey, oh. Ayun, sa taas, ayun. Nasiksihan natin yung dalawang monkey. Karirahan sila doon, papunta doon sa taas. Oh, inek. Nakakapagod umakyat. Grabe yung mga bato dito, sobrang lalaki. Tapos yung may mga ilalim pa. Na sa ilalim may mga tubig. Ayan, tulad niya, no? Pero pag panahon naman ng summer, ang mga sapa na to ay talagang nawawalan ng tubig. Pag yung hindi masyadong nag-uulan or summer, mga May, ganyan, nawawalan to ng tubig. Pero nung isang araw, nung pumunta ako dito, actually may tubig siya, pero mga pili lang na sapa yung meron, yung talagang mga malalalim lang. Ayan, oh. Mga pinagbalatan ito ng mga unggoy na nakakarating dito sa area. Malapit na tayo doon sa unang trap na inilagay natin. Andyan lang sa taas ng konti. Tingnan mo naman, oh grabe. Samantala nung pumunta ako dito ng isang araw, ito ay hindi umaagos. May tubig siya pero hindi umaagos. Tapos yung tubig, nakikita yung ilalim. Pero ngayon, oh, parang kulay Milo na. Meron yata akong nilagay dito. Para natatandaan ko, meron akong nilagay dito. Tama, meron akong nilagay dito. Dito yung bulig nilagay. Tapos yung tatlong magkakasunod pa na sapa, nilagyan ko dyan, pataas. Wala. Hindi ko makapak ng paa. Negative. Wala. Nanod na siguro. Okay tayo. Punta tayo doon sa taas. Try natin hanapin yung iba kung makikita pa natin. Mayroon din tayong nilagay dito. Wala. Dito yung isa. Dito ko siya iniwan. Kaso, mas malaki to kumpara dun sa mga unang nilagyan natin. Kaya negative na talaga itong isang to. Dito ko inilagay yung isang trap. Ang problema, kinakapa-kapa ko siya kanina pero hindi ko siya makapa. Siguro ay inanod na rin. Sayang naman yon. For sure, maraming ano yon, maraming hipon. Pero sa mga sunod na araw, pag medyo malinaw na yan, tubig na yan, try natin balikan para tingnan, baka sakali makita pa natin at makuha pa natin yung mga laman ng trap natin. Mayroon akong nakita pala dito, ayun o. May butas nung malaking ano, spider. Malaking gagamba. Yung tarantula. Ayun o, yung butas niya. May bahay. Ang tawag sa amin nito ay uugto. Pag kinagat ka daw nito sa umaga,
hindi ka na daw aabutan ng tanghalian kasi mamamatay ka daw sa hindi ng kamandam. Pero base sa aking mga nakikita, wala daw, hindi daw deadly yung kamandag nitong ganitong klaseng spider. Yung nasa ano, na bumubuta sa lupa. Ayun yung bahay nyo. Tingnan natin. Pero syempre, hindi na rin natin gagambalayan pa, baka nga makagat tayo. Tawag sa amin yan ay ano, uungto. Malalaking spider siya, parang makikita mo na may mga nag-aalaga ng malalaking spider. Ganun yung itsura niya, kulay itim na sobrang makapal yung balahibo. Tapos malalaki yung kanyang ano, parang puwit. Ayun yung butas niya. Dito sa area na to, marami. Kaya minsan nakakatakot din kasi nga sabi nga nila, sobrang lakas daw ng kamandag ng ganung klaseng spider o tarantula. Nandito na tayo sa pang-apat na nilagyan natin. Dito ko nilagay yung isa. Kaso, napakalabo ng tubig. Tapos, malalim pa. Kaya, ito 50-50 na rin na makita natin yung trap na to. Siguro, sa isang araw, mga 5 days, balik tayo dito, medyo malinaw na ang tubig para try natin kung makikita pa natin yung mga trap na inilagay natin. Pero syempre, nandito na rin tayo, eh mag-effort na rin tayo na kapakapain, baka nga sakali na makapa natin. Wala. Ang mali ko dun sa ginawa ko, hindi ko siya tinalian. Pero kung tinalian ko yung mga trap na yon, kahit abutan siya ng baha, ay hindi sana yun mawawala. Ang iniisip ko kasi nun, hindi babaha ang sapa. Kaya ayun, naging kumpiyansa ako na inilagay ko lang yung trap na wala ng tali. Kaya ayun, ngayon wala na tayong naabutan. Sayang naman. Bali itong part na to, halos malapit na sa dulo. Kaya, ayun, maglalakad ulit tayo ng halos tagal-tagal para makarating doon sa pinakababa hanggang makauwi doon sa atin. Ah, nakakapagod din. Pero sa isang araw, try pa rin talaga natin na puntahan ang area na to para magbaka sakali na makita pa natin yung mga trap na inilagay natin. Nandito na tayo sa baba. Grabe. Nandito na tayo. Kahit isang trap, wala tayong naiuwi. Pero okay lang yun. Sa isang araw, balikan na lang natin. At baka sakali na lumapit pa tayo. Nagutom ako dun ah. Wala tayong maluluto na hipon. Dahil yung mga trap natin ay hindi na dinakita. Dito na tayo sa parsada. Muli po, marami pong salamat ulit sa inyo sa panonood, pagsama sa akin sa araw na ito. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod nating video. Bye bye po!